Meron lang akong kunting ano dito sa ating nabili na exterior o itong gulong natin. Medyo una, maganda siya gamitin kasi magaan. Pangalawa, mabilis baklasin kasi naka-folding tire tayo. So ang pinaka main issue dito mahigala is sobrang nipis niya. Hindi siya kagaya ng mga Maxxis Icon. So, what's up mga kapadyak? Magandang araw sa inyong lahat. So, muli ito si Neil Pajakeros, ang inyong kahigala. Magandang araw uli. So, ngayon mahigala, ngayon lang uli tayo nakapag-vlog. Medyo matagal-tagal na rin. Magpapalit lang ako ng interior dito sa ating bike kasi flat na siya. Medyo matagal-tagal ko na rin hindi nagamit at matagal-tagal na rin tayong hindi nakapag-ride. So, nandun yung ating bike mahigala. So, medyo busy lang. Marami tayong inasikaso, tapos may dumaan din na matinding pagsubok sa pamilya ng aking asawa. Hindi muna ako nakapag-vlog ng matagal-tagal. So, nung pumunta kami doon, saka lang ako nakapag-vlog after 3 weeks. Tapos ngayon naman uli, sundan. So ngayon is magpapalit lang tayo ng interior. Ito yung binili kong interior na black cut tire. So subukan natin kung maganda ba to. So nabili ko to sa 220 pesos mahigala. Ang size nito is 26x1.95 to 2.1. So ikakabit na natin. So tara, let's go. 2000 years later. So, yun mga kapadyak, no. Ngayon lang tayo nakapag-vlog mahigala sa ating bisikleta. Nag-lockdown pa. Is papalitan na natin siya ng interior. Meron lang akong kunting ano dito mahigala sa ating nabili na exterior o itong gulong natin. Medyo una, maganda siya gamitin kasi magaan. Pangalawa, mabilis baklasin kasi naka-folding tire tayo. Pinaka main issue dito mahigala is sobrang nipis niya. Hindi siya kagaya ng mga Maxxis Icon na medyo makapal yung ano niya. Yung aking gulong na isa, yung Duro na folding tire din. So medyo makapal yun, kahit mga matutulis na bato, hindi kayang i-plat yun. Pero ito mahigala, kahit bato, basta matulis siya, kaya niyang i-plat. Kasi yung klase ng pagkaguma niya mahigala, para siyang magaspang. Pwede siyang pasukan ng kahit ano, kahit maliit lang na bato, basta matulis. So kaya niyang i-plat. Tapos yung pinakagilid niya, dito sa ating Innova, ay lumulutong itong side na to, dito. So lumutlutong siya sa mahigala. Yung na nagamit ko siya mahigala is ito yung nakikita ko sa kanya. So mabilis siya mag-plat. Papalitan na natin siya ng panibagong interior kasi sira na yung isang interior natin. Kasi plat na to mahigala eh. Ang pinakabiyahe ko nito nung nagpunta ako ng tatlong cross sa May Paiti, Laguna. So, yun lang yung uling biyahe natin. Hindi na nasundan. Kasi yun nga, nagkaroon ng mga kasikaso sa bahay. Tapos yun nga, nagkaroon ng pagsubok. Ano naman talaga eh. So tatanggalin natin. Mabilis lang to guys eh, kasi ano eh, folding tire, mabilis lang siyang baklasin. Yan o. Pero hindi ko sinasabi guys na pangit itong gulong na to. Ang akin lang pinaka ano niya, main issue. So hindi naman natin maiwasan natin ang plat. Pero sa observation ko sa kasan mahigala, manipis siya masyado. Para siyang plastic lang. Tapos yung style ng guma niya is magaspang yung pagkaguan. Hindi yung kagaya ng iba na medyo makintab. Ito parang may batik-batik na ano. Kung napapansin nyo, kung ito yung interior, para siyang makintab na ano, may pagkakinis ito, magaspang. So pero okay din naman. Ingat na lang talaga sa mga lubak-lubak. Ang dapat iwasan. Kabit lang natin. So, sulo lang ako dito ngayon mahigala.
kasi yung aking asawa at anak nandun sa aking biyanan. Kasi yun nga, nung nakaraang linggo may pinost ako sa Facebook. So yun yung pagsubok na hinarap ng aking asawa. So medyo nakakalungkot din. Ganun talaga. So ganun talaga ang buhay, guys. Hindi tayo permanente dito sa mundo. So ayan guys, no, nakakabit na natin. So ito yung luma nating interior. So ang tatak nito makikala is black out din. So hindi na ako bumili ng mga Maxis na ano. Interior. A few moments later. So hanginan na natin guys, ito yung aking panghangin. And so double suction siya. So para mabilis hanginan. So dapat pag naglagay kayo ng interior, dapat nakasintro siya dito sa rayos na yan, para hindi pwersado yung pito. So dapat pantay. So kagaya niya guys, nakapantay talaga siya. So hindi ko na muna siya hanginan ng todo, kasi hindi ko pa naman siya gagamitin mahigala, kasi lockdown ulit tayo. So kapag ka okay na uli mag-ride, saka lang natin siya bubumbahan ng todo. Kasi nakatambay pa naman siya eh. Mahirap pag bumbahan natin eh, hindi naman natin gagamitin. So tama na yan, yung mga ganito. So ngayon ikakabit naman natin dun sa bike. So tara, let's go. Oh no 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 no. Guys, naikabit na natin siya. So meron na siyang uling interior. Gagamitin lang natin, saka lang natin siya bubumbahan. So, ngayon kasi nakabit natin, medyo mag-iiba na naman yung ano na dito. So itutono natin. Medyo problema yung ating kadina guys, kasi matagal na hindi nagagamit. Yung ruler sa may gitna ng pitch ng kadina, hindi naglalaro. Yun yung kailangan natin, kasi sumasabit dun sa ating sprocket. So delikado yun, baka mamaya kumalang, maputol. Yun, nakabit na naman natin siya mahigala. Hanggang dito na lang yung ating vlog. So abang-abangan nyo na lang yung ating mga rides kapag okay na yung wala na lockdown. So yun, hanggang dito na lang. Bye bye!